Yan po, Payan. Samahan niyo ko ngayong araw na to. Meron pong umorder sa atin. Pala po. Umpisan na natin ang pagigisa. Yan, naglagay na po tayo ng mantika. Susunod natin ay sibuyas saka bawang. Susunod po natin ang sibuyas. Yan po, naglagay po natin ang sibuyas. At pinalo-halo. Yung ating topping sa ating unang luto, putit po at saka hipon. Ito, kusit na huwag ang nilalagay natin. Para po, putit po na naman ulit. Nilalagay sa ating unang luto, kaya. Gusto po ninyo. Ito po itatakpan din natin para mas madaling maluto. Sige muna natin malakasan ang apoy kasi mabibigyan naman. Bubuksan na ho natin. Kanya naman po, hindi kasi natin pwede biglay ng apoy niyan. Dahil unang-una, liliit, kaya lalay lang po. Pero ingredients na lang po natin ang kailangan ilagay. Sangkap para dito sa toppings natin. Yan po, pagkatapos kong ilagay ang patis, suka, at saka ajinomoto. Depende po sa dami po ha, ito naman po ang isusunod natin. Oyster sauce. Isa rin po yan sa mga pampalasa. Nakikita nyo naman po siguro sa TV kung pag kinukomersyal to kung saan sangkap ang oyster sauce. Oyster sauce, baka naman. Yan po, matapos natin lagyan ng oyster. Kahaluan naman po natin. Napakabuli po, kabayan. Kung nandito lang po kayo sa aming magkakasuna, malalanghap at maamoy po ninyo yung ating nilito. Ang alabosin sarap, naglilingkod sa inyo ngayong araw. Okay na. Gusto nyo naman po. Yan pong pang-adabo natin man. So, patapos natin alam po yung pinaka-ingres ng palabo. Makikita nyo naman po yun. Pagpa-process natin. Ano na po natin, kabayan? Abango po, sa totoo lang. Susunod naman po natin dito ng mga yung nakasos na po ng palabo. Yan po, kabayan. Matapos natin igisa yung giniling sa sibuyas at bawang. Hindi ko na pinakita sa inyo kanina dahil lagi ko naman mong ginagawa yun. Bali nasa ano na po tayo, sauce ng palabo. Lalagay po naman natin itong mga pusit. Ito naman pong pusit. Yun. Ay seafood palabo special ng alabosin sarap po ang ating saluto ng araw. Pag masal nyo, panuhulin nyo po ang aking ginagawa. Yan po, simple lang po, pero pag natignan ninyo, katabihin ninyo, tamang ulit po. Ayan, kaya po ng ginagawa natin, lagi natin tatakpan na mga 3 minuto, 4 na minuto na nakatakip para sigurado po na ang ating ginigisa ay lutong-luto. Ayan, kabayan, pagkalipas ng 3 minuto, ayan na po ang resulta. Dito nyo naman po. Lalagyan na po tayo ng mga ibang ingredients kagaya ng patis, suka, sabuyo sa mga kailangan din. Pagyan na mo ito na konti, depende po sa inyo kung gano'ng kadami ang ilalagay. Ayan. At saka shrimp cubes po, kailangan din dahil seafood po ang ating niluluto. Ayan kabayan, matapos po nating igisa, nalagyan lahat ng mga ingredients na kailangan. Ito naman po, ang pinaka-sauce na, ang aswete. Dahil po nang lagi ko sinasabi sa inyo, gagamit po tayo ng salaan para masala at hindi sumama yung mga buto. Ayan po, pagmasdan po ninyo mabuti. Ayan. Ganyan naman po, ano po? Magtira po tayo ng kaunti para mamaya kung kukulangin sakali, saka natin dagdagan. Yan po, kabayan. Sakto. Pagbukas natin kanina.
sakit. Kumukulong-kulo na po ito. Nakita niyo naman po, dito ba? Kuya ba? Ayan. Ganyan po ang paggagawa ng sauce ng palabo. Itong pamamarana po ito ay nasa labosong sarap. Yung po sa iba na gumagawa nito, hindi ko lang po alam kung paano sila mag-process. Ano po? So, kung nais nyo pong gayahin at tularan, wala akong problema. Ang lahat po ng ingredients ilalagay ko doon po sa description box. Ilalagay ko po ang mga ingredients ng palabok, seafoods, alabosing sarap. Dito lang po yan sa aming munting kusina. At sa nais po na umorder at may mga mag-anak po ng bansa. At malapit po kayo dito sa Calamba City. Welcome po kayo para sa pisahin ng mga kamag-anak ninyo, kapatid, magulang, pamangkin, ako. Lahat po kayo kung anong gusto nyong pa-order, pa-orderin para sa kanila. Para gagawin natin surpresa, attack na sinasabi ng alabosing sarap. Ako. Lalagyan na po natin yung ibang ingredients. Lalagyan na po natin ang yung gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, ang sekreto ng alabosing sarap, ang mani. Ating hangin po, yan po, bago tatakpan uli ho natin yan para tumulo ng steak. Dahil medyo palalaputin po natin yan, pakukuluan ng gusto para lumapot. Depende po sa inyo sa pagbababad. Kasi sa totoo lang po kami nagbababad nito. Kasi ang purpose po talaga nun, kaya binababad, para yung noodles niya, hindi mo matigas. Ngayon, nasa sa inyo po kung ilang oras nyo ibababad. Kasi kinakailang karkulado rin po ninyo. Dahil hindi rin po siya advisable kung sobrang labot. Isa po yan sa mga pamamaraan namin sa ginagawa. Gaya nito, naghahalo po tayo. Matik na po yon, dalawang sandok alalay. Gagawin natin. Huwag mong pabigla-bigla. Kasi luto na po yan eh, nailaga na natin. Kailangan, hindi mo siya madudurog. Kaya kailangan ng dalawang sandok ang gagamitin para maganda ang kalalabasan ng ating niluluto. Ayan mo. Basta lagi nyo lang akong bibisitahin ang aming page, Bravo Deluxe. At inyong suportahan po ang aming YouTube channel na Bossing Vlog 767. Huwag niyo pong kalilimutan ating huntang kilikin. Marami po kayong makikita at malalaman sa pagluluto dito sa aming hunting kusina. Yan po. Sana po nabigyan ko na naman po kayo ng isang maganda at masayang content kung ang aking ginagawa sa pang-araw-araw na buhay ko dito sa Pilipinas ngayon. Kasama ko nga po pala ang aking may bahay. Siya po yung aking chef. Siya po yung nagturo sa akin kung paano ito lutuin. Dahil wala pa po ako rito noon, nasa ibang bansa, ginagawa niya na po ito. Kung inyo mararapat, nasa 3 taon o pa-4 na taon na po siyang nasa ganitong mundo ng pagluluto. At yung pong aming isang produkto, inyo rin hong panoorin. Yung po ay nasa Bravo Deluxe dahil yung po ay cake. Kasi po ang Bravo Deluxe ay ang feeds namin. At po, kabayan, matapos natin lutuin. Nakita nyo naman. Ay bago ko nga po pala makakalimutan, shoutout po kay Ma'am Maria Pinay Germany at sa kanyang mga kagrupo o mga membro, si Gwapong Lalaksot, yan, si Benz, pasensya na po kayo, hindi ko pa masyadong sa ulo yung iba na mga membro niya na talagang veterana. Veteran at veterano na po sa kanyang channel. Maraming salamat po sa inyo sa pag-welcome at
pinapayagan nyo akong makarating sa inyong bakuran, lalo-lalo na po kay Ma'am Maria. Yan po. Shoutout din po sa aking mga kapatid, kay Jun, kay Ike, sa aming bunsong kapatid na si Bilma na nasa Alonggo City. Ayan, shoutout sa kanyang mga anak. At sa aking biyanan po, sa Quezon, Dolores, Claveria Family, Claveria Clan, Subol Family, yan po, Subol Clan, yan. Salamat po sa inyo, sa inyong panunood sa ating ginagawa. Ingat po tayo palagi, lalong-lalo na po ang mga OFW sa ibang bansa. God bless. Po ko ba yan? Di-deliver tayo. May order po sa atin yan. Special palabok ng alabosing sarap. Yan po, tara na. Saman nyo ko, meet up po. Ito sa Little Jesus. Yan, punta na natin. Yan sir, ikaw. Sa umaga. Yan, yan. Ito po ang client natin. Yan, namili po lang yata sila sa palengke. Yan, yan, si yan. Aming kaibigan, si sir. Shout out. Thank you. Maraming salamat ha. Ingat. Kaya pa na sabi ko eh, parang andito lang ang malapit ha. Mga umaga ko, sir. Yeah. Ingat, ingat. Sa biyahe. Sa ulitin. Okay, thank you very much. Sige. Yeah. Epo, nakalis na ka ba yan? Ang ating client. Galing po sila na malingki niyan. Yun. Ay, dito po tayo sa pindahan. Ayos na po. Ang araw natin, nakapag-deliver na po tayo. Nakapagpasaya na tayo sa ating kapwa. Yan. Tatay o. Tatay. May kulay. Yan, tara, uwi na tayo. Ito ko ba yan? Pauwi na tayo. Maraming maraming salamat sa pagsama ninyo sa akin. Ngayong araw na to. Yan po. May deliver na po natin sa Little Jesus Meet Up. Malayo pa akong pagdadala nun sa parting baba ng Tagaytay. Yun po kamag-anak na po rin namin. Ayan. Hello! Hello po! Okay ka ba? Dali! Ayan. Ayan. Tinan niyo ang aking mga kalapitbahay dito. Ayan, mga bata. Ayan. Paano po? Maraming maraming salamat po sa inyo sa pagsama niyo sa akin. Tapos na naman po ang isang ating responsibilidad. Ang ating pina-order na palabok. Ayan po.